Kahirapan sa isang mayamang tao ang hamakin ang mahihirap. At kamangmangan naman sa isang matalinong tao ang hamakin ang mga mangmang. Ano nga ba ang batayan ng karunungan? Sa taas nga ba ng pinag-aralan? O sa kakayahan mong pamunuan ng iyong nasasakupan? Sino sa dalawa ang mas umaani ng respeto? Minsan talaga, mas kahangahangang pakinggan ang kasaysayan ng mga taong salat sa pinag-aralan ngunit sagana sa karunungan. Halika't magbalik-tanong tayo sa kwento ng isang taong naging pinuno ng kanilang lahi sa kabila ng kamangmangan kung sa pinag-aralan lang ang pag-uusapan. Ang taong umani ng respeto ng lahat at lalong nagpabanal sa ilog na dumadaloy dahil sa paghalo ng kanyang dugo may pagtanggulang ang karapatan ng kanyang mga mamamayan laban sa pagkasira ng kanilang likas na yaman. Ang kwento ng pakikibaka, pamamayagpag, at pagbubuwis ng buhay ni Makling Dulag o yung tinaguriang The Cordillera Defender. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Minsan sa kasaysayan, mula sa isang tribo ng mga igurot ay may lumitaw na isang magiting na nilalang sa katauhan ni Makling Dulag. Siya ay naninirahan sa isang komunidad sa lugar ng Kalinga. Tinatayang siya ay isinilang noong dekada 20 dahil binatilyo na siya noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig at nagsilbing mensahero para sa mga gerilyang lumalaban sa mga mananakop na dayuhang Hapones. Dahil sa sila ay nasa komunidad bilang mga tribo, ay simpleng-simple at payak lang ang kanilang pamumuhay at hindi uso ang pagpasok sa mga eskwelahan ng kanilang mga tao noon. At ang tanging karunungang meron lang si Makling Dulag ay ang isulat lang niya ang kanyang pangalan. Gaya din ng pangkaraniwan tao sa tribo nila ay umaasa lang silang lahat sa pagsasaka na siyang pangunahin nilang pinagkukunan ng kabuhayan sa araw-araw. Habang ang ilan sa kanila ay nagtatrabaho naman bilang mga kaminero o ito yung mga taong kinukuha ng gobyerno upang magtrabaho sa paggawa ng mga kalsada. Dekada 60, sa edad niyang 40 anyos ay umani ng mataas na pagkilala si Makling Dulag sa pamamagitan ng paghirang sa kanya bilang pangat o ito yung katumbas ng salitang pinuno o leader sa wikang Tagalog. Pinangunahan niya ang mga tribo ng Botbot na siyang naninirahan sa mga pamayanan ng Bugnay, Buskalan, Lokong, at iba pang lugar sa bayan ng Tinglayan sa Kalinga. Sa kabila ng kanyang kawalan ng edukasyon, ay nagsilbi si Makling Dulag bilang Kapitan del Barrio sa loob ng tatlong termino. At dahil nga salat sa pinag-aralan, ay meron siyang sariling pamamaraan kung paano niya paiiralin ang batas sa kanyang mga nasasakupan. Ang isa pang kahangahanga kay Makling Dulag ay hindi na niya pinapalubog ang araw nang hindi nareresolba ang bawat problemang dinadala sa kanya ng mga tao. Wala din siyang sinasayang ng mga sandali kundi rin lang o walang kaugnayan sa kanyang trabaho bilang pinuno ng tribo. Sa ganong paraan niya pinapalakad ang baryo nila anupat hinangaan siya ng lahat dahilan para manatiling pinuno nila si Makling Dulag ng mahabang panahon. Taong 1974, panahon na ng martial law noon, nang ang mga residente ng Sadanga sa Mountain Province at Tinglayan sa Kalinga kung saan naninirahan ang mga mamamayan ni Makling Dulag ay nagulantang nang bigla na lang magsulputan sa kanilang lugar ang napakaraming mga tauhan ng National Power Corporations o NAPOCOR at sila ay dumating sa nasabing lugar upang mag-survey sa planong paglalagay ng ilang mga dam sa kahabaan ng Chico River na proyekto nila katuwang ang gobyerno. Wala namang masama sa mga proyektong kagaya noon sapagkat bahagi yun ng pag-unlad ng bayan. Ngunit ang problema nga lang ay natapos na pala't lahat ang pagpaplano sa nasabing proyekto ay wala man lang ni isa sa mga mamamayan ang nakaalam na mayroon palang ganong balak ang gobyerno sa kanilang mga lupain at katubigan. Ni hindi man lang sila isinali sa mga dayalogo upang makapagbigay ng kanilang panig lalong-lalo na yung mga direktang maaapektuhan ng nasabing mga proyekto. Dahil dito ay marami sa mga taga-Kalinga at Bundok Province ang tumutol sa proyektong iyon ng gobyerno lalo na't nang malaman nilang apat na hydroelectric dam pala ang ilalagay sa kahabaan ng Chico River at ang prioridad nilang tapusin ay ang Chico Dam 2 at ang Chico Dam 4 na ipupwesto sa Tinglayan na siya ding lugar ng tribo ni Makling Dulag. Sobrang pagtutol ang kanilang ipinahayag
sa pagsisimula noon sapagkat libo-libo sa kanilang mga mamamayan ang direktang maapektuhan dahil sila'y basta na lang papaalisin sa mga tahanan nila nang walang katiyakan sa pupuntahan. Ngunit ang pinakamatindi nilang ipinaglalaban sukdo lang ibuwis ang kanilang mga buhay ay ang kanilang mga prinsipyo at paniniwalang ang kanilang ilog ay banal na kaloob ng Diyos at walang sino man ang may karapatang gumalaw dito maliban na lang kung pagkukunan ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ganong kasagrado ang ilog na yun para sa kanila. Samantalang si Makling Dulag naman bilang pangat o pinuno ng tribo ang siyang nanguna sa pakikibaka para tutulan ang pagsasagawa ng Chico Dampor sa kanilang lugar. Nagpatawag siya ng pagpubulong upang pagkaisahin ang lahat ng mga tribong igurot at labanan ang nakaambang pagkawasak sa kanilang banal na lugar. Sa kanyang pamumuno ay nagtungo sila sa lugar kung nasaan ang proyekto at pinigilan ng anumang paggalaw na gagawin ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagtatayo ng dam. Habang dumadaan ang mga araw, mga linggo at mga buwan, ay patuloy sila sa paglakas at pagdami upang tuluyang hindi magtagumpay ang planong iyon ng gobyerno hanggang sa umabot na nga ang 1 taon ang kanilang pakikibaka dahil naman para makuha nila ang pambansang atensyon at nakasumpong na suporta mula sa samahan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP dahil narinig na rin nila ang sigaw ng mga katutubo. Sa pamamagitan nila ay tinutulungan nila si Makling Dulag na dalhin sa Maynila ang laban at sila nag-organisa nga ng napakalaking rally para mismong sa harapan ng gobyerno nila ipaalam ang pagtutol. At naisama nga ni Makling Dulag ang halos lahat ng mga tao sa mga lugar sa bundok at Kalinga na itinuturing din noon na pinakamalaking pagsasanib pwersa ng mga katutubo laban sa iisang kalaban. Silang lahat ay umabot sa higit 150 pinuno ng mga tribo at mga alagad nila bukod pa sa suportang labas sa pangunguna nga ng CBCP at ilang sektor pa ng lipunan. Dahil sa laking iyon ng pwersang ipinakita ng mga igurot ay naalarma ang gobyerno at pansamantalang ipinatigil ang proyekto at pinaalis sa lugar ang survey team ng Napocor. Magandang panimula naman iyon at paunang tagumpay sa ipinaglalaban ni Makling Dulag. Ngunit hindi naging ganong kadali para sa gobyerno na basta-basta na lang aabandonahin ang proyekto, lalo pat malaki na ang nagastos nila. Buwan ng Disyembre taong 1975, dahil sa pagkadesperado ng pamahalaan ay pagpatuloy ang Chico Dam Project, ay nagpalabas ng Presidential Decree No. 848 si Pangulong Marcos na naglalayo na pagsamasamahin sa isang rehiyon ang mga bayan ng Lubuangan, Tinglayan, Tanudan at Pasil sa Kalinga o ito yung mga bayang dinadaluyan ng Ilog Chico na siyang pagtatayuan nga ng Chico Dam Project. Pag-iisahin nila ito at tatawagin bilang Kalinga Special Development Region o KSDR na siyang sinasabing dahilan ay upang mapabilis ang pag-unlad ng bagong rehiyon. Ngunit ang katotohanan ay upang mapadali nilang makontrol ang oposisyon sa pagtatayo ng mga dam. Ginamit din ang pamahalaan ng kapangyarihan ng Marsyalo upang papasukin ang militar sa bagong tatag na rehiyon. Idineploy nila ang mga yun sa lugar kung saan nandun itinatayo ang Chico Dampor na prioridad nilang matapos kaagad. Nandito rin sa lugar na ito, nagkukuta si Makling Dulag at mga kasamahan nila upang pigilan ng anumang hakbang na gagawin sa pagtatayo nga ng proyekto. Sa pagsali ng mga sundalo sa eksena ay naging marahas na ang bawat pagkilos sa lugar laban sa mga taong nagrarally at marami ang basta-basta na lang pinagdadampot lalo na yung inaakala nilang may kakayahang magbanta sa gobyerno. Isa iyon sa kapangyarihang saklaw ng batas militar. Umabot sa higit 150 mga tao ang naaresto, kabilang na ang mga matatanda, mga babae at mga leader gaya ni Makling Dulag. Silang lahat ay kinasuhan ng obstruction of government project. Ilang buwan ding nakulong ang grupo ni Makling Dulag at pinalabas lang matapos ma-pressure ang gobyerno sa paglakas ng panawagan at ngayon ay kasama na rin ang Amnesty International na sumisigaw sa paglaya ng mga binihag. Dahil dito ay lalo pang dumami ang nakakarinig ng sigaw ni Makling Dulag at patuloy pa ang pagdami ng mga nakikisampatya sa kanilang panawagan. Habang ang mga militar ay patuloy sa pangaharas sa mga tao sa bundok at Kalinga upang paalisin ang mga tao sa daraanan ng proyekto, ay naging abala naman ang iba pang mga opisyal ng gobyerno at Napocor sa panliligaw na mapapayag ang mga leader ng tribo. At nagsimula nga silang suhulan ang mga ito. Samantalang dahil alam nila na si Makling Dulag ang pangkalahatang pinuno ng tribo, ay siya ang nauna nilang tinarget na tangkaing suhulan.
Nauna nang inalok sa kanya ang pagiging pinuno ng bagong tatag na rehiyon na KSDR o ito nga yung pinagsamasamang bayan na tatamaan ng Chico Dam Project. Si Makling Dulag daw ang gagawin nilang pinuno nito at bibigyan ng napakalaking sahod kada buwan. Pero malas nila sapagkat walang edukasyong narating itong si Makling Dulag at hindi nila kailangan ng pera dahil wala namang ganun na umiiral sa kanilang tribo para mabuhay. Kaya tinanggihan lang niya ang alok na yun. Ang sumunod na pagtatangka ay nang isinama nila si Makling Dulag sa kunwari pagpupulong ng Pananim Foundation upang makapaglatag ng mga proyektong maaaring makatulong sa mga magsasakan nila sa kanilang lugar. Subalit pagdating nila sa nasabing lugar na pagdarausan ay laking gulat ni Makling Dulag dahil iyon ay punong-puno ng mga bata at nagagandahang mga kababaihan ang silid na pagdarausan ng pagpupulong. Sabay alok sa leader ng tribo na pumili kahit ilan niya gusto at magpakaligaya siya sa buong magdamag. Ngunit sa halip na matuwa ay lalo pang nainsulto itong si Makling Dulag at sinabing siya hindi na interesado sa pagpupulong sa baylayas sa lugar. At ang naging pinakabantog sa lahat na panunuhol sa kanya ay nang makipagpulong sa kanya ang isa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno na si Manuel Elizalde Jr. Sa kanilang pagkaharap ay inabutan niya si Makling Dulag ng isang malaking envelope. Ngunit hindi niya ito tinanggap ni hinawakan man lang. Sabay sabing, meron lang ditong isa sa dalawang posibleng nilalaman ng envelope na yan. Ang isa ay pera at ang ikalawa naman ay sulat. At dahil alam mong hindi naman ako nakapag-aral o walang edukasyong narating, ay sigurado akong hindi sulat ang nilalaman niyan dahil hindi ko rin naman yan kayang basahin. At kung pera naman ang laman niyan, ibinibigay lamang ito bilang bayad kapag merong binibili. At sa pagkakataong ito ay wala akong ipinagbibili. Sobrang napahiya ang opisyal na yun dahil hindi niya inaasahang sa isang katulad pa ni Makling Dulag na walang pinag-aralan pa niya maririnig ang mga katagang iyon. At sa puntong iyon nga ay tinigilan na nila ang pagtatangkang suhulan ng leader ng tribo. Pagkalipas ng ilang taong pang pakikibaka, noong 24 ng Abril taong 1980 ay merong dalawang truck na mga sundalo ang dumating sa komunidad ng Bugnay. At hinahanap nila si Makling Dulag at isa pang leader na nagngangalang Pedro Dungo na nakatira malapit sa kanila. Nang matagpuan nila ang bahay nito ay sinabi nila kay Makling Dulag na lumabas mula sa loob at sila'y merong pag-uusapan lang. Subalit tumanggi si Makling Dulag sabay sabing bumalik na lang sa araw kinabukasan. Alam ni Makling Dulag na iba ang pakay ng mga sundalong iyon kaya't sinabi niya sa kanyang asawa na hawakan ng pinto habang ikinakandado niya iyon ng mahigpit. Pero nang sandaling kuhanin niya ang lampara, ay nakita ng mga tao sa labas ang sinag ng liwanag nito para malaman nila ang eksaktong posisyon na kinaroroonan nila Makling Dulag sa loob ng bahay. Walang habas nilang pinaulanan ng bala ang parting iyon gamit ang matataas na kalibre ng baril at naging sanhi naman ng agarang pagkamatay ng mag-asawang nasa loob. 10 tama ng bala ang bumaon sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Makling Dulag. Samantalang sugatang nakatakas naman ng isa pang leader na target din ng kalaban. Ang pangyayaring iyon ng pagpaslang kay Makling Dulag ay lalo pang nagbukas sa kamalayan ng mas marami pang mga tribo sa buong rehiyon ng Cordillera at lahat sila ay nakisama na rin sa ipinaglalaban ni Makling Dulag. Sabay nagwikang, ang ilog na ito ay banal dahil kalob ito ng aming Diyos at lalo pa itong pinabanal ng dugo ni Makling Dulag sa kanyang pagsama sa daloy nito. Lumakas palalo sila nang lumakas hanggang sa mapuwersa ang World Bank at ang gobyerno ni Pangulong Marcos na tuluyan ang abandonahin ang proyekto ng Chico Dam 4 ilang taon matapos mag-alay ng buhay si Makling Dulag. Samantalang nadeklara naman ang araw ng 24 ng Abril bilang holiday sa buong Cordillera Administrative Region bilang paggunita sa araw ng magiting na leader Makling Dulag. Kahirapan sa isang mayamang tao ang hamakin ang mahihirap at kamangmanga naman sa isang matalinong tao ang hamakin ang mga mangmang. Ano nga ba ang batayan ng karunungan? Ikaw kaibigan, sa taas ba ito ng pinag-aralan? O sa kakayahan mong pamunuan ng iyong nasasakupan? Sino sa dalawa ang mas umaani ng respeto? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!